At dahil sa kagustuhan maging maayos ang ginagawang sled, si Cora ang tila nagmando sa girls. Hiwain yung sides para at least pagbalik nila may makikita silang nagawa natin. Control freak ako ng konti. Siguro it's not the best personality trait to have, pero natutuwa lang ako pag nakikita ko everything's in order. Yung itong mga rope gaps, mapapasukan yun ng tubig. Maliit pa lang ako, ganun lang ako. Tapusin natin yung sides and then we'll get more creative sa mga gilid-gilid. Si Ate Cora po, ano lang, yung gusto niya pong makatulong sa amin, tsaka sa akin pong tingin, siya po kasi yung parang kailangan na magmatanda sa amin, na maggabay sa amin dahil kami mas bata ho sa kanya. Nang mataas pa ang gilid ng sled. So guys, may parang isang idea ko. Iipit natin ng konti na, na may something kahoy dito sa baba para lang maging straight siya. Saan nyo isang nails? Isang lalagyan mo isang nails. Idea ko, guys. Nasaan na yung lapis? Markahan na lang natin, tapos ipako natin ng straight hanggat lumabas siya dito ng konti, tapos ipako natin pas papasok para mas madali. Yan po, ma'am. Hindi, maglagay na rin sa gitna. Teka lang, pwede ba i-line up muna natin para alam natin kung pako nyo at pako namin? Limited ang pako namin. And kailangan namin i-secure lahat ng sides ng sled. Okay, sige, kayo na lang po natatanggalin namin. Hindi, dapat sabay-sabay yung pagkapako. Diba? You understand? Like, if you wanna tell that group what to do, make sure it's working with what this app is doing. You know? So if you wanna tell us what to do, tell us all together and we'll do it all together. So let's line it up. Na-align na namin kanina. Oo, pero you started here and then you went there. So let's line it up together and then do it together. Imbes na magsasayang tayo ng pako, nagsasayang tayo ng oras, let's just do it right. Napansin ko kay Tui, may diskarte siya, pero yung sitwasyon na yun, it's hindi mag-a-align. Tui, let her know if it's lining up. Did you hear me, Tui? Acknowledge it so I know. Always said yes. I just stressed up. If I'm gonna tell you something, please listen. But now I notice you don't like to be told what to do. Naiintindi ko rin yan, iiwasan ko kitang bibigyan ng instruction. Medyo harsh lang po yung pagsabi ni Ate Cora, pero okay lang po. When you tweet, you have to help her so that she can tweet. Tweet. Pwede pang iusog dito ng konti. You're here, right, kanina? Come here. Okay, no, just look straight so that you can line it up. Hindi naman naging issue, though. I don't think it was a problem. Pero lingid sa kaalaman ni Cora, nasaktan si Twi sa nangyari sa activity area. Parang may kumagat sa'yo. Tumutulo na yung luha niya po. Okay lang ito. Ay, huwag mo ba. Sige. Sakte ka lang. Nasakit, nasaktan ka lang mga sinabi. Ang madamdamin ikaw minsan na natin. So? Pag mga ano, mga pag may nasasabihan ka naman. Ako siguro din, baka hindi pa naman. Pag ako sinabihan ng ganyan, baka ako masaktan din siguro. Parang pag kayong sinasabihan, iba yung tono. Sa akin, iba. Hindi naman sa mali po siya. Kaso nga, yung naging problema ko lang sana, yung pagkasabi niya sa akin, parang iba sa mga ibang housemates. Parang may galit po siya sa akin, hindi ko maintindihan. Samantala si Cora, kausap si Ali sa kitchen area. So marami ka siguro nakakaaway na girls. No, hindi ko kinukulit yung mga ibang tao hanggat parang needed na responsible din ako sa kung madadamay ako sa work nila then sasabihin ko sa kanila oy na pwedeng going better or something. Minsan kailangan mo talaga iiyak yung lahat ng nangyari. Para mawala ng bigat maya okay ito. Na-offend lang ako pero alam ko kuya lahat ng nangyari dito sa bahay kuya temporary lang. Nawawala rin yun. And hindi naman sa aawain ko sila, pero hindi ko ikikim-kim. Sasabihin ko, okay, sana kinig ka or something. She's the type of person, I think, she doesn't like people giving her instructions. So I think we both learned something about each other today. Yung masasabi ko po sa personality po ni Ate Cora,
Siya po yung type ng person na straight to the point siya, kuya. Diretsahan po siya magsalita. Siguro naman po, kuya, hindi niya naman po sinasadya. Mabait naman po si Ate Cora talaga. Matapos ang ilang oras, dinetalye ni kuya ang magaganap sa kanilang weekly task. Para sa inyong floating sled, sa umpisa ng task, dalawa lamang ang nakasakay sa loob ng floating sled. Kailangang kunin isa-isa ang housemates sa magkabilang dulo ng pool hanggang sa maisakay ang lahat ng housemates. Para manalo sa task, kailangang makanta ni Tanner ng buo ang Pinoy Ako nang hindi lumulubog ang sled na may 11 housemates na nakasakay dito. Hi mga kapamilya! Be updated with the Pinoy Big Brother housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the I button above.